Nunsulto mo ba ako? Sasaktan ako. Bitawan mo nga ako! Ayop ka, Julius! Tay! 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 Alam mo, masaya ako na bumalik ka na dito. Yung pasalubong ko sa'yo, nandun sa bag, kunin mo. Kailan ko ba natutong maglaseng, Tay? Anak, hindi. Ilang buti lang yung nainom ko. Okay ako. Anak, halika. Tabihan mo si tatay, kwentuhan mo naman ako. Hindi ako pumunta rito para mga ipagkwentuhan. Meron lang ako naiwan na gamit. Naglalambing lang si tatay sa'yo. Naglalambing lang ako. Halika nga dito. Akapin mo naman ang tatay mo. Hindi ako maglalambing. Okay na sinahan ang pamilya natin. Pero na panahon na. Kailangan namin si tatay. Asan ka? Wala ka! Pinabayaan mo kami, tayo! Iniwan mo kami! Inayaan mo kami magutom! Anak! Anak, patawarin mo! Anak! Nay! Dagdag kita rin to, anak eh. Uy, tulo, halo-halo. Tara, kain tayo pa. Kain kayo, halo-halo! Masarap to! Tol, dun sa kabila. Special, may ice cream. Ay, talaga? Sige, dun na lang tayo. Masasarap to. Gelato! Going to teach you for yourself. Which you will become soon or later, I don't know. You will be on your own business. Gelato? Aba, gumaya na rin kayo, kuya. May ice cream na rin yung sa inyo. Hindi ito ice cream. Gelato ang tawag dito. Hindi ako dapat panghinaan ng loob. Dahil lang sumuko, talo. Sabi nga ni tatay, magsumikap at sa huli ay makukuha mo rin ang iyong gusto. Magustuhan to ng mga De Luca. Buongiorno, Marites. I hope you're fine. I always think about you. I learned a new Filipino word today, you know? Maganda. It means beautiful, right? I wish I could have learned it earlier. I'm sure I'd be saying that to you often. If not always, you know how much I love you. I hope to hear you say those words to me soon. Roberto. Te amo. Did I say it right? Martes! Martes, yung tatay mo! Tay! Tay! Gude! Tay! Gude! Tay! Gude! Tay! Ayaw, ayaw. Dumating nung isang araw, galing sa Italy. Oh, ayan, tingnan mo. Galing po sa amo ko doon. Ay, basahin mo na. Ano raw? Nagustuhan daw po nila yung sample na pinadala ko. Oh, talaga?
Nay! Ano? Oh, may mga mag-order daw po. Talaga? Makapapadala pa po ako na mas marami. Talaga? Ay, ang galing-galing talaga ng anak ko. Maliit man akong nagsimula, dahan-dahan rin akong umasenso. Nagsimula man ako sa pagiging domestic helper, hindi ko yon ikinahihiya. Sa katunayan, nakatulong pa nga yun sa aking pag-unlad. Are you Leo? Sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Leo. Auntie Carrie told me so many good things about you. Thank you, sir. Welcome to our bar. Thank you, sir. Here. Hello, Mr. Edison. Yes, sir. Here's the payment for the beer. Thank you. Thank you, sir. Wala na si Ma'am Carrie. Ha? Darating yung anak niya mamaya para asikasuhin yung cremation niya. Bilisin. Eh, para ito, Nay. Saan tayo tutuloy niyan? Nakausap ko naman yung kaibigan ko. Sabi niya may dalawang kwarto pa daw na bakante para sa atin. Eh, maghati-hati naman tayo eh, kaya mas makakamura. Ano sa tingin mo, Michelle? Mabibigyan kaya tayo ng bagong mapapasukan ng agency? Depende po kasi yun ay eh. Pero pwede naman po maghintay muna tayo habang wala pang update kung sino yung bago nating amo. Nay, paano kung iwan na ako dito para magtrabaho? Balik na kayo ng Pinas para makapagpahinga na kayo. Nak, ngayon pa. Eh, kailangan ng tatay mo ng pang-therapy buwan-buwan. Hindi, nak. Nandito ka. Nandito rin ako. Sabay tayo. Haharapin natin yung problema natin. Magkasama. Ayun naman. Kakaedad na kayo. Baka naman... Ano? Susunod ako kay Ma'am Carrie? Nak. Malakas pa nanay mo, ha? Hindi na nitsura mo. Pa dapat... Happy-happy lang. Huminga. Yeah. At mag-isip ng masaya. Dario ka! Bili na po! Kamena ka na? Hoy, Leo! Hoy, ano ba ginagawa? Alisa! Anak ba? Anong ginagawa mo? Natutulog lang. Ano natutulog? Siyempre nagbabenta ako. Sabi naman naman pwede, di ba? Oo nga, pero sa piling lugar lang, hindi dito. Carioca! Sige, huwag kang mamahingay. Paano naging bawal to? Kanina nga may nagbabenta ng dried mango doon, oh. Ano ba, mas marunong ka pa sa akin? Ilipit mo na nga yan. Kailangan ko nga kumita eh. Alam mo naman sitwasyon namin ngayon. Tumulong ka na lang. Ayoko nga, bahala ka dyan. Baka mamaya madamay pa ako. Madamay ka. Carioca! Kasi kung natin maglipit ka, mamaya mahuli ka dito eh. Hindi ako mahuhuli. Ako, may bibili din. Carioca! Bili na po! Diyos, kabayan! Ingay mo pa na kung lalo kang... Nigaw ka na lang. Yan! Girl, sarap to, oh, bagong gawa. Kuya, Carioca. Kuya! Magkano yan? Carioca? $3 lang. Three? Alam mo, tingnan mo. Suma din. Sabi ko sa'yo eh. Sura, sakto, bagong gawa. Sakto dating nyo. Ay, sarap. Kabilang na nga. Ah, sige, sige. Ay, sobra. Ay, salamat. Salamat! Ay, masarap pa. Bagong gawa. Ate! Sir, I have to go back to my family. I understand, Tina. Myrna, will you come back? I'm going to miss you. I'm gonna miss you too. Sorry. Lando? Lando, ilabas mo yung anak ko! Asan na yung anak ko?
tulog sa kwarto. Pinasyal ko sa bayan eh. Napagod. Puwa. Hindi mo naman sinasaktan niyo ako, di ba? Alam ko, Mirna, hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Mirna, hindi ko inihiling na makipagbalikan na sa'kin. Ang gusto ko lang, sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon para pakita sa anak ko na nagbago na ako. Hindi ko naman ipagkakaila sa'yo yun eh. Ang akin lang, kailangan na sa'kin siya. Hindi mo siya pwedeng kunin sa'kin. Salamat. Alang-alang na lang sa anak natin. Pwede bang maging magkaibigan na lang tayo? Hindi naman yata gano'ng kadali yung lahat, no? Pero huwag ka mag-alala. Ang kailangan ko lang naman, eh, ibuhas mo yung pagmamahal mo sa anak natin. Yan lang hinihiling ko. Salamat ulit. Nagdesisyon akong huwag nang bumalik ng Hong Kong at manatili na sa Pilipinas para sa aking anak. Si Bob ang nagbigay ideya sa aking itayo ito. Siya rin ang una at tanging naming naging kliyente. Muli ko rin natagpuan sa Laylay na nakatakas din kay Pilar. Siya ang isa sa mga inspirasyon ko para tulungan ang mga kapwa ko magkatrabaho para hindi na umalis ng bansa at mahiwalay sa kanilang mga pamilya.